Hello everyone, kumusta po kayong lahat? Yes, ako magluto na. Thank you so much. Ayan. Ang konsinta na lalong pinasarap at nakakatakam. Thank you, Dumos. You're welcome. Aking anak, thank you so much daw. Kasama ko siya ngayon at ang aking mister. At ayan, kung mapapansin nyo, gumamit ako dito ng food coloring. Pero ang dati nating ginagawa na kutsinta, gumagamit tayo dito ng atswete o di kaya tinatawag nating annatto powder. Ayan, since spring na dito sa Canada, gagawa din tayo ng makulay na bulaklak. At gumamit tayo dito ng tatlong kulay, pink, yellow, and green. Yan. At ang ating ingredients, 1 1/2 cup of all-purpose flour, 1 1/2 cup tapioca, 1 1/2 cup of sugar, gumamit ako dito ng white sugar, 3 cups of water, 1 tablespoon of lye water. Yung lye water, kung wala kang lye water, you can use baking soda. A little bit of baking soda mixed in water. Ayan. At ito na po, naglalagay na po ako dito sa ating hulmaan. Ayan, lagay lang ng konti, yung tama lang po dun sa dulo ng ating petals. At i-steam natin ng 5 minutes. O, diba? Madali lang mag-mix. Pero pagdating sa steam, it takes time. Kasi hindi natin pwedeng minsan na nai-steam. Para kailangan i-steam natin yung pakunti-kunti yan. Yung parang yan, ganyan. Lagyan natin lahat ng ganyan. Kunti. Tapos i-steam natin ng 5 minutes. O, diba? Kung titingnan natin, parang dali-dali, diba? Ang daling mag-mix. Ilang rekado lang yung imimix mo. Tapos pagdating sa pag-i-steam, matrabaho yan. Kaya, it takes time bago maluto yung ating kutsinta. Kasi nga, ganyan. Lagyan ng pakunti-kunti. Saka i-steam. Pagkatapos na ma-steam yung unang lagay mo, maglalagay ka ulit ng isang kulay. Ayan nga, nauna nang nilagay yung pink, yung dulo ng ating petals. Ayan, steam lang ng 5 minutes. Ayan, naluto ng ating pink. O diba, kakapiranggot ang nasa hulmaan. Pagkatapos niyan, maglagay tayo ulit ng upapatungan ulit natin. Yun naman ay kulay green. Yan. Maglalagay tayo ng kulay green. At pagtapos na yung kulay green na yan, i-steam natin ng around 10 minutes. Hanggang sa maluto. Imagine, too much work, di ba? Kaya pag may nagbenta sa inyo ng mga ganyan, huwag nyo nang baratin. Kasi it takes time bago ka makaluto ng ilang piraso. Ayan, Hindi naman pwedeng isang salang lang, isang buhos lang yan dyan sa isang hulmaan, tapos iluto na. O yung sa kutsinta natin na yung dating kulay, yung may annatto powder, ayan, isang buhos mo lang yun. Steam na ng 20 minutes, ayan, luto na. Pero kapag ganito, it takes time talaga, tiyaga-tiyaga lang. Kaya nga naman yung mga mahilig mag-business dyan, saludo ako sa inyo pag mga ganitong paninda nyo. Ayan, at kung natapos mo lagyan ulit, steam for 5 minutes or more, hanggang sa maluto, then maglagay ulit natin, ilagay ulit natin ng ating last color na yellow. Hmm.
Depende po sa inyo kung anong kulay po ang gusto nyong ilagay. Anong mix. Pero, ito po yung nagustuhan kong kulay. Kaya, ito rin ang aking na-share sa inyo. At bago po matapos ang ating video, gusto ko lang po magpasalamat sa inyong lahat. Sa lahat po nang nag-subscribe sa aking channel, ganun din po sa mga nanonood sa aking mga video. Thank you very much. And kapag hindi ka pa nag-subscribe, bakinimen, pasubscribe na rin po. At thank you in advance. At yan na po, naglalagay na po tayo dito ng yellow. At para naman po sa ating toppings, gumamit ako dito ng grated cheese. You can also use coconut. Grated coconut. Pero instead na toppings, nasa bottom.